Sa ginanap na Street Dance National Finals, bagong kampiyon ang pinangalanan na Tubong Manila at nakatakda ring magrepresenta ng Pilipinas sa gaganaping World Finals 2 buwan mula ngayon. Kilalanin natin kung sino siya dito sa ulat ni Kay Asuncion. Pagsasama-sama ng mga best street dancers sa Pilipinas itong weekend na naiga performance ni Dustin J. Sub-Bernardino sa 2023 Red Bull Dancer Style Philippine Championships na ginanap sa Bonifacio High Street, Taguig City. Libo-libong Filipino dance enthusiast ang dumala sa naturang one-on-one street dance competition na pinabilib ng Manila Leg Champion si Bernardino matapos itong 4 na beses manalo sa pamamagitan ng crowd voting. 15 kalahok ang dinaig ni Bernardino sa pamamagitan ng kanyang trumpet technique at mabihirang freestyle move. Sa totoo lang, in and out of training ako because may mga off-season ako because I am a father of two kids already. And at the same time, ang primary job ko is coaching. So talagang even if nagsasayaw ako na nagsasayaw almost every day, hindi siya yung freestyle training. So malayo siya sa freestyle battle. Pero yun nga, in and out of training ako. And since sobrang 1 year ko siyang dinamdam, sobrang 1 year ko siyang talagang sinipagan, kapag may time ako mag-training, pinapatay ko talaga yung sarili ko. Bago makarating ng finals, aminado ang 30-year-old Paco Manila dancer na isa sa mga pinakamahihirap na bahagi ng kanyang laban ay noong semi-finals, kung saan nakaharap niya ang last year's champion na si Nicky Yatar. Tinalo niya ang 2022 World Finals Filipino representative matapos tumabot ang crowd sa performance ni Bernardino. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siya tatapatan. Grabe yung crowd control niya, grabe siya mag-please ng crowd, and grabe din yung pagiging entertainer ni Kuya Mickey. And sobrang ina-idol ko siya when it comes to that field. So I just did my part, in-enjoy ko yung sayaw, at the same time, nag-try ako maglabas ng mga baon kong sets para matapatan yung pagiging entertainer niya. Because to be honest, ang hirap sa cramp na mag-entertain ng crowd. And with that, I think nalabas ko yung soul na gusto kong ilabas, and yun, nakuha naman natin yung panalo. It's raining, but people still showed up as if it was like, you know, sunny and bright, and the energy did not even got low from beginning to end. So yeah, I think it's just gonna push more dancers to keep honing their craft. Frankfurt, Germany naman ang next stop ni JSI para sa gaganaping World Finals sa darating na Nobyembre. Kay Asuncion, PTV Sports.